Davao City Police Office, wala pang natatanggap na kopya ng warrant of arrest kay Apollo Quibuloy. Pag-rally ng mga supporters ng televangelist, pinaghahandaan na. Brigadier General Ranulfo Sevilla nagsalita na sa paratang ng dating asawa. Isyu ng pang-aabuso, mariing pinabulaanan. Muling pagpapalawig ng termino ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. o pagtatalaga ng bagong pinuno ng pambansang pulisya. Pag-uusapan pa ayon kay DILT Secretary Benhar Abalos. Philippine Animal Welfare Society UPOS kasama sa maghahain ng reklamo sa suspect na pumatay sa asong si Kilua. Panukalang economic tsa-tsa at pagbawi sa prangkisa ng SMNI, aaprubahan na ng Kamara. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Wala pang natatanggap na kopya ng arrest warrant ni Apollo Quibuloy ang Davao City Police Office. Samantala, nakahanda na ang mga otoridad sa posibleng o posibilidad na pag-rally ng mga taga-suporta ni Quibuloy sa Davao City. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. As of this time, wala pa kami na-receive na arrest warrant for Pastor Quibuloy. But then kung meron man po, ma'am, no, na dumating, syempre ang Davao City Police Office is ready naman, no, to implement part of the warrant of arrest of Pastor Quibuloy. Whatever the instruction from the higher headquarters, we will follow, ma'am. Hindi pa nakakarating sa Davao City Police Office ang kopya ng warrant of arrest ng Senado para kay Apollo Quibuloy. Ayon kay Davao City Police Spokesperson Police Captain Hazel Caballero, nakahanda naman sila sakaling matanggap nila ito anumang oras. Naka-standby na rin anya ang kanilang mga tauhan upang umasiste sa mga magsisilbi ng warrant o sakaling magkakaroon ng resistance sa panig ni Quibuloy. Naka-alerto na rin ang PNP personnel sa Kalinan Police Station at Buhangin Police Station kung saan malapit ang Kingdom of Jesus Christ Compound at Prayer Mountain. Sa ngayon, naghihintay na lamang umano sila ng order at koordinasyon mula sa kanilang higher headquarters at sa Senate Sergeant at Arms. Mas okay kung naik-ordination. O kasi hindi natin alam, ma'am, no, may mga tauhan din si Pastor Quibuloy kahit na isipin natin na kung, kasi hindi nila gusto na maano, di ba? So parang imaiwasan na lang, no, kung ano may mga pangyayaring hindi okay. So mas okay pag may presence ng kapulisan natin from the Davao City Police Office or from the Police Regional Office 11. Tumanggi naman itong kumpirmahin kung nasa Davao City pa si Quibuloy o nakalabas na ng bansa. Bagamat inamin nito na gumamit sila ng modern technology para malocate ang kanyang kinaroroonan. Sakali namang magsagawa ng rally ang mga supporters ni Quibuloy sa Roas Freedom Park, nakahanda ang mga pulis na magpatupad ng maximum tolerance. Meron tayong standby force. So anytime, ma'am, nandito naman yung kapulisan natin na magkukontrol kung meron mga magrarally. Noong February 2022, tanging ang mga abogado ni Quibuloy ang tumanggap ng subpoena mula sa Senate Sergeant at Arms dahil sa mga aligasyon na sexual trafficking at human abuse laban sa religious leader. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda ang isang senador na personal na sumama sa mga aaresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quibuloy. Ayon sa senador, handa niyang gawin ang lahat upang maipakita lamang sa religious leader na walang mangyayaring masama sa kanya oras sa tumugon sa mga patawag ng Senado. Ito ang balita ni Harleen Delgado. That would be an insult to the institution kung hindi siya ma-secure. Ako mismo, pupunta ka dito, tingnan natin kung may babaril sa'yo. Andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo.
Mismong sa Senator Ronald Bato de la Rosa na ang nagbigay ng assurance kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy na titiyakin nilang ligtas ito oras na magpakita sa Senado. Bagaman nauunawaan umano ng senador na alinsunod ito sa panuntunan ng Senado, aminado siyang labag sa kalooban niya ang pagpapaaresto sa kanyang kaibigan. Personally, pinapaalam ko na mabigat sa kalooban ko. Isa ako sa mga senador na ayaw na kung pwede hindi sana makulong si pastor dito. We have some reasons. At the end of the day, we are legislators, so we don't have to be lawbreakers. Ngunit paglilinaw ni Senator Bato, seguridad at hindi kustodiya ang handa niyang ialok kay Quiboloy. Sakali ring hilingin ng Senate Sergeant at Arms, handa rin siyang sumama mismo sa pag-aresto sa religious leader. Kung hihingi ng tulong sa akin yung Sergeant at Arms, sir, kaibigan mo man si Pastor Quiboloy. Alam namin sir, andyan siya para walang gulo sir. Baka pwedeng samahan mo kami sir at ikaw humarap doon para walang putukan na mangyari. I'm willing to do that. Si Pastor Quiboloy, kilala ko na hindi violent na tao. Yung followers niya, masyado mababait. Ayon naman kay Senate Sergeant at Arms Chief Retired General Roberto Angkan, nakahanda na ang detention room ni Quiboloy dito mismo sa Senate building. Maaari anyang arestuhin si Quiboloy anumang oras at ipagbibigay alam ito sa pambansang pulisya. Sa oras na nasa kustodiya na ng Senado, tanging abogado at immediate family lamang ni Quiboloy ang maaaring bumisita sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ng General Legal Counsel ni Quiboloy na si Attorney Ferdinando Pasho na nasa korte na o maaaring dalhin sa korte ang mga alegasyon laban sa religious leader. Ginawa na rin anya ng legal team ni Quiboloy ang lahat ng makakaya nito para protektahan ang religious leader. Pero mayroon naman ang mga makapangyarihan na walang habas ang pang-aapi sa televangelist. Kaya iiwas na rin anya silang magkomento sa mga isyong ibinabato sa kanyang kliyente habang naghahanda sa pagsulong sa mga legal remedy. Si Senator Robin Padilla na sinabing ginawa rin ng kanyang opisina ang lahat para mapangalagaan ang karapatan ni Quiboloy. Pero kinikilala nito ang desisyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros at ni Senate President Juan Miguel Mixuberi na pirmahan ang arrest order laban sa religious leader. Ang nakikitaan niya ng legal na alternatibo kay Quiboloy, idulog ang issue ng arrest order sa Korte Suprema. Punto naman ni Senator Francis Chis Escudero, maaari namang ma-discharge mula sa contempt order si Quiboloy kapag nagpakita na ito sa pagdinig at hindi niya excuse ang right against self-incrimination para hindi dumalo sa investigasyon ng Senado. Jorgeen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa napag-uusapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos kung sino ang posibleng pumalit kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa puwesto. Ayon kay Secretary Abalos, bagamat meron siyang 3 hanggang 4 na opisyal na nasa isip, ang Pangulo pa rin ang magpapasya kung sino ang ipapestong pinuno ng pambansang pulisya. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Well, mag-uusap kami ni boss, ni Presidente tungkol dito, no? At of course, ilalatag po natin yung mga performance ng mga generals po natin sa ngayon, no? Mga pwede mag-PNP chief. And sasabihin ko yung ako mismo kung anong pananaw ko po rito. But at the end of the day, it will always be the Commander-in-Chief, ang ating mahal na Pangulo, ang mag-decide po rito. 2 linggo bago matapos ang extension na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr., tahimik at wala pa ring umiingay na pangalan sa Campo Crame na posibleng pumalit kay Chief PNP sa pwesto. Si Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos, sinabing pag-uusapan pa nila ng Pangulo kung sino ang karapat-dapat na opisyal na maging Chief PNP. Para sa kanya, output o performance based ang pagpili sa susunod na pinuno ng PNP. Number one, ang dapat lang mangyari dito for me, it's output based. Okay. Wala ito sa dapat to may resulta. Importante ang resulta rito. Alam mo, maski sa ang bagay naman, hindi lamang sa PNP, maski saan naman sigurong ahensya, no? Importante ang resulta. Inamin din ni Secretary Abalos na mayroon siyang 3 hanggang 4 na pangalan sa shortlist na maaaring pamilian ng Pangulo para sa top PNP post. May sarili kayong shortlist? Ako meron.
Yes. Nandito ba sa area ko? Well, nasa bulsa ko lang at nasa isip ko. Sorry, pare. Pero aanay ko lang kay Presidente ito. Kami dalang pumago. Sir, for mo kami ng mirror, sir. Ilan pa din yung i-recommend? Ako? Siguro mga tatlo, mga apat. Sir, when do you expect to submit the recommendation? Mamaya, kung mag-uusap kami mamaya, kung may time ako mamaya or even bago matapos ang linggo. Nang tanungin naman ang Kalihim kaugnay sa posibleng muling pagpapalawig ng termino ni General Acorda, ito ang naging tugon ni SILG. Well, of course, nasa presidente po yan. Hindi ko po pwede unahan ang ating mahal na Pangulo. Sir, so, parang mabilis. Batay sa Republic Act 6975, maaaring mamili ang Pangulo sa hanay ng mga one-star o Brigadier General pataas para sa posisyon ng Chief PNP. Normally po, isa sa kinukonsider po dyan is seniority din po. Siyempre yung mga senior officers po natin na sa PNP Command Group ay definitely parang automatic po silang nakukonsider by virtue of seniority po. Pero hindi lamang po kasi yun ang tinitignan natin, especially ng ating presidente. So talagang at the end of the day, ang presidente po lang talaga ang may prerogative para piliin ang kung sino man po ang susunod na Chief PNP come March 31 or March 27 for that matter na schedule po ng chain of command. Kabilang sa miyembro ng command group ay sina Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Emmanuel Peralta, Deputy Chief for Operations, Police Lieutenant General Michael Jan Dubria, at Chief Directorial Staff, Police Lieutenant General John Arnaldo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa-isang sinagot ni Brigadier General Ranulfo Sevilla ang mga paratang ng dating asawa sa kanya na naging dahilan ng pagkakaantala ng kanyang promosyon at kumpirmasyon sa Commission on Appointments. Ayon sa General, napilitan na siyang magsalita dahil apektado na ng issue ang kaniyang mga anak. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Hindi ko pa alam anong magiging epekto nito sa mga dalawa ko pang maliliit na anak. Pero nakikita ko na sa dalawa kong malalaking mga anak ang naging epekto. Palaging nagsasabi yung anak ko, Daddy, nag-uusap kami. Daddy, tumayo ka lang. Kaya ito ako ngayon. Lalaban ako bilang tatay. Emosyonal ang matikas na si Brigadier General Ranulfo Sevilla nang humarap sa media upang ikwento ang nagiging epekto sa kaniyang mga anak nang hindi nila pagkakaunawaan ang dating asawa na si Tessa Sevilla. Anya, pinili niyang manahimik sa mga paratang na ibinabato sa kanya dahil sa court order. Pinagbabawalan na silang magsalita sa anumang forum dahil nasa korte na ang kasong indirect contempt na hiniain nila laban kay Mrs. Sevilla. Itong court order na ito ay address sa kanya, pero dahil ako ay party to the cases that I filed, I opted to remain silent so as not to violate any rules of the court. Ito po ay nagmula sa kaso na indirect contempt na pinail namin sa kanya. At yung indirect contempt na yon ay nagmula sa kaso na ipinail ko or petition na ipinail ko na absolute declaration of nullity of marriage. So yun po ang dahilan kung bakit nanahimik ako, pero lately po hindi ko na po kaya dahil apektado na po ang aking mga anak. Ngunit dahil apektado na ang kaniyang mga anak, naglakas loob na rin siyang magsalita, lalo na at nakaranas na ng depression ang isa sa kanila dahil sa mga pangyayari. Pinabulaanan din niyang isa-isa ang mga aligasyon ng kaniyang asawa. Una dito ay matagal nang na-dismiss ng korte ang kasong violence against women and their children na final noong 2014 laban sa kaniya. 2017 pa umano sila hiwalay ng kanyang asawa, kaya imposible ang aligasyon ng kanyang asawa na pananakit.
2018, na-confirm pa siya bilang colonel ng Commission on Appointment pero walang kasong pananakit na nakafile sa kanya. Maging ang child abuse na inaakusa sa kanya, mariin ding nitong pinasinungalingan. Aniya ni minsan walang tumistigo sa korte sa mga anak niya ng child abuse. Last Tuesday po, nagsasalita yung anak ko na siya raw ay minamaltrato. Ako'y nasaktan talaga dahil ginamit ang anak ko. Pero hindi niya alam na pagkatapos magsalita ng anak ko doon sa inyo, sa media, lumapit po ang anak ko, pumunta sa amin, sa akin, sa holding area at umiyak, yumakap. Ito po ang video. Ito po ang video. Yumakap siya sa akin. Meron po bang child or abused child na lalapit sa abuser? Kayo na po ang humusga tungkol dyan. Therefore, I would like to categorically deny the accusation of child abuse. Maging ang kawalang aksyon ng AFP sa mga reklamong isinampa ng kaniyang asawa ay hindi rin daw totoo dahil pirmado mismo ni Mrs. Sevilla ang mga ginawang aksyon ng AFP. Gaya ng pagbabawal kay General Sevilla na lumapit sa kanilang tahanan. Siguro sinasabi niya na walang aksyon dahil lahat, halos lahat ng complaints niya ay hindi pwedeng aksyonan dahil imposibleng aksyonan. Kagaya nitong sinasabi niya, pinapaalis ang nanay ko at anak ko sa pamamahay ko sa Fort Bonifacio habang nandoon ako sa Maguindanao na nakipaglaban sa mga rebelde. Ayon sa general, nag-ugat ang awayan nilang mag-asawa dahil sa pagmamalupit ng kanyang asawa sa kanyang ina at unang mga anak nito. Dahil nanay ko po na 84 years old na may sakit na cancer at anak ko po na babae, pinapalayas niya sa bahay. Doon po nag-ugat ang away namin. Tuwing uuwi yung anak ko na nag-aral sa Baguio, hirap na hirap ako kung saan ko siya papatuloyin dahil ayaw niyang patuloyin sa loob ng quarters ko. Ipinagkaloob din umano ng korte ang shared custody sa kanilang mga anak pero patuloy daw itong ipinagkakait sa kaniya. Aminado ang general na nagkaroon siya ng ibang mga karelasyon pero pagkatapos na raw ito ng kanyang pag-file ng nullity of marriage noong 2019. Sa issue ng sustento, ipinagpapaubaya na lang daw niya ito sa korte. Ang Armed Forces of the Philippines tiniyak na hindi nila kinukonsinti ang mga miyembro na nang-aabuso ng mga anak at kababaihan. Dumadain ito sa due process para mabigyan ng parehong pagkakataon ang inaakusahan at nag-aakusa. The Armed Forces of the Philippines takes very seriously all allegations and complaints of misconduct, more so complaints involving violence against women and children. These cases are being investigated by the Office on Ethical Standards and Public Accountability, o ang ating OESPA office, as well as the Office of the Provost Marshal General, or the OTPMG of the Armed Forces of the Philippines. Ayon naman sa Gender and Development Office ng AFP, noong nakaraang taon na aksyonan ang mga reklamo laban sa ilang mga miyembro ng AFP. Pero itong lahat ng ito ay naaksyonan po ito. Meron po tayong mga na-discharge, meron po tayong na-demote, meron naman din po na amicable settlement. Kasi alam nyo, kami sa Armed Forces, mataas pa rin ang pagtingin namin na manatili ang pamilya, maging intact ang pamilya natin. Ano? So, hanggat kaya natin na kaya pa ba, baka kung kailangan natin bigyan ng administrative sanction para lang matuto ang ating mga sundalo, meron yan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos ni Justice Secretary Crispin Remulla sa National Bureau of Investigation o NBI na magsagawa pa ng malalimang investigasyon kaugnay sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng Ricardo Zulueta
si Zulueta ay kapwa akusado ni dating Bureau of Corrections o Bucor Director General Gerald Bantag ugnay sa pagkamatay ng mamamahayag na si Percy Lapid. Sa mga report na nakarating sa DOJ, dinala si Zulueta sa ospital ng kanyang kapatid dahil sa matinding pananakit ng dibdib at pagkatapos ay namatay na ito sa paggamutan. Ngunit sa kanyang death certificate ay lumalabas na namatay ito sa cerebrovascular disease, intracranial hemorrhage na nagdulot ng kalituhan sa tunay na dahilan ng kanyang cause of death. Kaya naman, para maalis ang duda, ayon kay Remulla, kinukonsida nilang kunin ang forensic pathologist expert na si Dr. Raquel Fortun para isailalim sa autopsy ang mga labi ni Zulueta. Inihikayat din ng DOJ, ang Philippine National Police o PNP, na ibahagi ang kanilang findings hinggil sa pagkamatay nito. Nananatiling positibo ang pananaw ng isang independent international organization sa magiging takbo ng ekonomiya sa Pilipinas sa gitna ng mga kinakaharap na hamon ng bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangan lamang na ituloy ang mahalagang reforma ng administrasyon upang patuloy na umangat ang ekonomiya ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. We are very bullish on the Philippines provided the reforms do continue. Malaki ang kumpiyansa ng World Economic Forum o WEF sa magiging estado ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga susunod na taon. Ayon kay WEF President Borgie Brende, maaaring maging trillion dollars economy ang Pilipinas kung magpapatuloy ang mga reforma ng gobyerno. This can be in the coming decade a 2 trillion US dollar economy if there are further investments in education and infrastructure and also able to draw on the great competence of the people of the Philippines. Ayon sa WEF chief, makatutulong na malaki kung patuloy na mamumuhunan ang Pilipinas sa upskilling at right skilling ng mga Pilipino. Dagdag pa ni Brende, kailangan pang ayusin ng Philippine government ang proseso ng pagnenegosyo at issue sa red tape. Ayon naman kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, malaki ang maiaambag sa pag-angat ng ekonomiya ang foreign investments, particular na sa sektor ng renewable energy. I think we've done a few things well. For one, we now allow 100% foreign ownership of renewable energy projects. I think that's extremely critical. Para naman kay Finance Secretary Ralph Recto, susi rin dito ang maayos na paggamit o paggastos ng national budget. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy lamang na gagawin ng kanyang administrasyon ang mga nasimulan ng reforma. Kabilang na rito ang paglipat ng bansa sa renewable energy, pagsasaayos ng burokrasya at pagsusulong ng digitalization. After just the making more efficient the bureaucracy, digitalizing as much of the economy as we possibly can. And for that, I speak mostly on the public sector. The private sector has really, by necessity, has had to keep up with the rest of the world in terms of digitalization. Sa isang hiwalay na panayam, sinabi ni Pangulong Marcos na kayang maabot sa ilalim ng kanyang termino ang 8% gross domestic product o GDP growth rate. Sa kabila nito, inamin ni PBBM na malaking problema pa rin ng Pilipinas ang inflation. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nahihirapan ng Office of the Ombudsman sa pag-iimbestiga sa sinasabing maanomalyang pagbebenta ng imbak na bigas ng ilang tauhan ng National Food Authority. Sa isang panayam, sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na hamon sa kanila ngayon ang pagkuha ng mga dokumentong kailangan mula sa NFA Central Office. Sinagot din ito ang panawagan ng abogado ng NFA employees na binawi ang suspension para humingi ng paumanhin. Ang kay Martires, nabigyan lang din naman sila ng maling data ng Department of Agriculture na galing din naman sa NFA. Naniniwala ang isang kongresista na hindi maaaring utusan ng Korte Suprema ang Kongreso na gumawa ng batas laban sa political dynasties.
Ayon naman sa isa pang mambabatas, may sapat ng kakayahan ng taong bayan upang tukuyin kung sino ang nais nilang maglingkod sa bansa sa pamamagitan ng eleksyon. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So I don't think that a group of individuals or even a group of lawyers can ask the Supreme Court to compel us. It is incumbent upon the members of the legislative body to pass a law with respect to the political dynasty provision. Hindi maaaring utusan ng Korte Suprema ang Kongreso na gumawa ng panukalang batas upang pagbawalan ng political dynasty sa bansa ayon kay House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bonggalon. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos na hilingin ng isang grupo ng mga abogado sa Korte Suprema na pilitin nito ang Senado at House of Representatives na magpasa ng batas upang pagbawalan ng political dynasties. Ayon sa petisyon ng mga abogadong sina Rico Domingo, Wilfredo Trinidad, George Cabildo at Cesar Oracion, deklaradong state policy ang pagbabawal sa political dynasties. Subalit sa loob ng 37 taon, nananatiling tulog ang pulisiya. Ayon naman kay Representative Bonggalon, may batas ng umiiral na may anti-dynasty provision. What we have right now is the SK Reform Bill. Meron po doon na mga anti-dynasty provision. And having said that, siguro yun po yung pwede natin pag tignan, no? Kung this will work in the Philippine setting. Samantala, para naman sa ibang mga kongresista, sapat na ang pag-iral ng eleksyon, lalo na't may kakayahan naman ang taong bayang mamili nang sa tingin nila ay karapat-dapat mamuno sa bayan. I think the Filipino people can properly decide who and who are not incapable of doing that job. And let's not forget, we always put ourselves through a referendum when we seek re-election. Wala naman po talagang direktang yung term na political dynasty kasi nag-e-elect po tayo. So I'd rather have the calling of political democracies kasi naman po, lahat naman po ng election, lahat po tumatakbo. May check and balances naman po lahat yan. So why limit the space for the electorate to choose from? Ako mas naniniwala ko sa marami pong options, mas mabuti po sa ating demokrasya at sa ating electorate. We don't want to take away the power of choice from the people. It is ultimately the choice of the locality, of the people of the Philippines, on who they trust to run for office. Sa kabila nito, ginagalang naman ni House Deputy Speaker Suarez ang panawagan ng mga abogado at handang sundin kung ano man ang magiging desisyon ng Korte Suprema kaugnay nito. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ang ating global correspondent na si Jovic Bermas mula sa Austin, Texas. Magandang gabi sa iyo dyan, Jovic. Kamakailan lang nakita ka na sa may Ghana, Africa, nasa United Kingdom. Isa naman, hindi dito sa may Honduras. Ngayon naman, nasa Austin, Texas ka ngayon. Jovic, ano bang pinagagawa mo dyan at marami kaya na pinupuntang bansa ngayon? Yes, June, magandang gabi sa inyo dyan. Nandito ko ngayon sa Texas, US para bisitahin yung aking kapatid at malaman ang kanyang kalagayan. Visit pala yan. Kasi nung nakaraan, nakita kita sa mga reach out program activity ng MCGI Cares. Pero Jovic, may idea ka ba kung may mga migrante dyan sa Texas na naaresto dahil sa illegal na pagpasok sa Estados Unidos? Yes, June, kung babalikan natin ang datos ay umabot sa 10,000 ang naaresto ng Texas authorities due to misdemeanor trespassing charges sa border ng Texas at Mexico. Pero ngayon nga nilabas ng Fifth Circuit Court of Appeals ang order na nagpo-oppose para sa mga Texas government, sa Texas government na arestohin ang mga pinaghihinalaang migrants na illegal na pumasok dito sa US ay wala pa silang ina-announce na inaresto kahit na
pinayagan ng Supreme Court ang Texas government kamakailan lang na ipatupad itong bagong strict immigration law. Alright, Jovic, ibigay mo na iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Naglabas ng kautusan ang Federal Appeals Court na muling pumipigil sa Texas na arestuhin ang mga migrant na pinag-iinala ang illegal na pumasok sa Estados Unidos. Ito ilang oras matapos pahintulutan ng Korte Suprema na magkabisa ang mahigpit na bagong batas sa imigrasyon. Ngunit sa pamamagitan ng 2-1 order, inalis ng panel ng Korte sa pag-apila ang pause bago ang mga argumento sa harap ng Korte. Formal nang kinasuhan ng federal police si dating Brazilian President Jair Bolsonaro kaugnay ng umano'y fraud o panloloko. Kaugnay ito ng mga aligasyong pamimike ng datos kaugnay sa COVID-19 vaccination. Ayon sa mga pulis, inatasan umano ni Bolsonaro ang kanyang malapit na aide na magpasok ng false vaccination data sa system ng Ministry of Health para sa kanyang sarili at anak na babae. Sa ex-post naman ng kanyang abogadong si Fabio Huangarten, tinawag nitong absurd ang nasabing kaso. Mas malungkot ang mga edad 30 pababa sa mga Western countries ayon sa 2024 World Happiness Report ng United Nations. Ito ang balita ni Lynn Perez. Tumataas ang bilang ng mga individual na edad 30 pababa ang napapabilang sa mga unhappy o hindi masaya ayon sa 2024 World Happiness Report. Ayon sa report, kung titignan ang datos ng survey, mababa ang ranking ng ilang major countries gaya ng Estados Unidos na nasa number 62. Ang South Korea naman ay nasa rank 52, ang Japan ay nasa rank 73, habang ang Pilipinas naman ay nasa rank 70. Tinanong ang mga participants sa survey na i-rank ang kanilang life evaluation from 0 to 10, 10 ang nagre-represent sa best life experience. Ayon sa University of Oxford, isa sa mga editor ng report, posibleng mga millennial at younger generations gaya ng Gen Z sa Amerika ang nakaranas ng loneliness dahil sa inequality sa social issues, negative impact ng social media at economic inequality na nakaapekto sa abilidad ng mas batang residente ng US na makabili ng sariling bahay at sasakyan. Ang annual World Happiness Report ay sinimula ng United Nations noong 2012 upang masuportahan ng Sustainable Development Goals ng World Body. Ngayong taon, lumabas sa overall result ang mga Nordic countries ang nanguna. Nasa top rank ang Finland, pangalawa ang Denmark, pangatlo ang Iceland, habang pang-apat naman ang Sweden. Sa unang pagkakataon naman ay nawala sa top 20 ang Estados Unidos na bumagsak sa rank 23 overall, habang ang Pilipinas naman ay nasa 53rd place. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng muling buhayin ng Malaysia ang paghahanap sa nawawalang Malaysia Airlines Flight MH370. Ayon sa Transport Minister ng Bansa, may kumpanyang nagpapahayag ng interes na tumulong sa nawawalang eroplano. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang aprubahan ng gabinete ang nasabing hakbang. Naniniwala ang opisyal na sa tulong ng mga bagong paraan ng pananaliksik at teknolohiya ay matatagpuan na ang MH370. Ang naturang eroplano ay misteryosong naglaho sa radar matapos mag-take off sa Kuala Lumpur at patungo sana ng Beijing, China noong March 8, 2014. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Austin, Texas, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Bukod sa may-ari ng asong pinatay ng isang lalaki sa Camarines Sur, kasama na rin sa maghahain ng reklamo laban sa sospek ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS upang mabigyang katarungan ang walang awang pamamaslang sa asong si Kilua. Ito ang balita ni Dante Amento. We'll be right back.
nakaka-shock tapos nakakagalit. Para ganunin yung isang aso. Kasi kita naman doon sa video na hinahabol niya pa yung aso. Masama ang loob ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS bunsod ng nangyaring pamamaslang sa asong si Kiliwa na isang Golden Retriever. Ayon kay PAWS Executive Director Ana Cabrera, malinaw na nakita sa video na hindi naman inatake ni Kiliwa ang lalaking pumatay sa kanya at sa halip ay ang sospek pa ang nanghabol sa aso. Bagaman sinasabing nakawala si Kiliwa na hindi namamalaya ng may-ari, binigyang diin ng PAWS na hindi ito sapat na dahilan para pagmalupitan at patayin ng sospek ang aso. Paliwanag ng PAWS, imbis na patayin, maaari naman sanang i-report sa kinauukulan gaya ng barangay o veterinary office sakaling may nakakawalang hayop. Ayon sa grupo, malinaw na paglabag sa Animal Welfare Act ang pangyayari. Dito, malamang may galit lang siya sa aso, ginagantihan niya for whatever reason, eh hindi po yun pasok sa self-defense. So, labag po siya sa Animal Welfare Act. Kaugnay nito, kasama na ang PAWS sa maghahain ng reklamo laban sa sospek alinsunod sa nakasaad sa Republic Act 10631 o ang The Animal Welfare Act of 1998. Tutulungan din nila ang may-ari kay Kiliwa sa aspetong legal. Sa ngayon ay nangangalap na ng mga ebidensya ang PAWS para mapatibay ang isasampang reklamo laban sa lalaking pumatay sa aso. Minsan kasi pag hindi po kami co-complainant, baka mapabayaan. Kasi ang PAWS po tutok lagi pag nagpa-file ng case. Hindi po kami bumibitaw hanggat hindi namin nakukuha yung justice for the animal. So definitely po, we are one with yung mga netizens na nag ask for justice for Kiliwa. Sa ilalim ng Animal Welfare Act, maaring maparusahan ng 1 to 2 taong pagkakabilanggo at pagmultahin ng hanggang 100,000 pesos ang sinuman na mapatutunayang nagmamalupit at pumapatay sa mga hayop. Samantala, sa ilalim ng batas, mas mabigat ang parusa kapag ang nagmaltrato o nagmalupit sa hayop ay isang opisyal o kawani ng pamahalaan na may pagkakakulong ng 3 taon at multa na 250,000 pesos. Nauna nang sinabi ng Bato Municipal Police na iniimbestigahan na nila ang insidente. Labis ang pagdadalamhati ngayon ng pet owner ni Kiliwa sa sinapit ng kanyang alaga na itinuturing niyang anak. Muli namang nagpaalala ang PAWS sa mga pet owner na maging responsable at huwag hayaang makalabas ng bahay o magpagala-gala sa kalsada ang mga alagang hayop. Walang asong gala kung walang taong pabaya. So, karamihan sa Pilipinas, maraming stray dogs dahil maraming irresponsible pet owners. Hindi naman basta sumulpot ang mga stray dogs ng walang dahilan, di ba? So, ang dahilan nun ay tao. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susuportahan ng mga kongresista ang anumang panukalang isusulong upang magpataw ng mas mabigat na parusa laban sa animal cruelty o kalupitan sa mga hayop. Ito ang posisyon ng mga mambabatas sa pare-parehong fur parents kasunod ng pagpaslang sa Golden Retriever na si Kiliwa. Pero to kill the animal already speaks of the motive, no? That there was really an intent to end the life of that animal. Sure, I cannot speak on behalf of Congress if there is a bill already to increase. Maybe my colleagues can say. But if ever there is, then we'd support it, definitely. It's unfortunate. And it is indeed a wake-up call for us legislators to revisit the law and to find out if it will require stiffer penalties. Ikinagalit ng maraming netizens ang walang awang pamamaslang sa isang Golden Retriever breed na aso sa bayan ng Bato, Camarines Sur, kamakailan. Kaugnay nito, trending sa social media ang hashtag Justice for Kiliwa, kasunod ng mga panawagang bigyang hustisya ang pagpatay ng aso. Ito ang balita ni Joannano. Matapos na mapabalita ang walang awang pamamaslang sa isang Golden Retriever na aso sa bayan ng Bato sa Camarines Sur, ilang netizens ang nagpost sa social media ng mga video kung saan
makikita kung gaano kaamo ang mga golden retriever na breed ng aso. Sa video na inupload ng isang netizen, makikita kung paanong tinanggap pa ng golden retriever na ito ang parcel mula sa delivery rider. Kapansin-pansin na excited pa ang aso na kunin ang delivery, kung saan makikita na panay pa ang wasiwas ng buntot nito na palatandaan na masaya ang aso. Sa video naman na inupload ng isa pang netizen, makikita kung gaano kalambing ang kanyang mga golden retriever. Masaya ang mga ito na naghaharutan at nakikipaglaro sa kanilang amo, habang sweet namang binabantayan ng golden retriever na ito ang baby ng kanyang fur mom. Kahapon trending sa social media ang hashtag #JusticeForKiluwa. Labis na ikinagalit ng ilang netizens ang kalupitang sinapit ng 3 taong gulang na si Kiluwa sa isang golden retriever breed. Ayon sa ilang mga nagpost, hindi tama na basta na lamang pinagmalupitan ng ganun ang aso dahil hindi naman ito sadyang nanakit. Hindi rin anila makatwira ng pagpatay kay Kiluwa na isinilid pa sa loob ng sako. Ilang celebrities rin na nagpahayag ng pagkadismaya sa pangyayari. Kabilang narito sina Sara Jeronimo at Carla Abellana na kilalang mga advocate ng animal welfare. Kaisa sila sa panawagan na mabigyang hustisya ang pagkamatay ng asong si Kiluwa. Bukod kay Kiluwa, trending rin kanina ang hashtag #JusticeForErica. Ito naman ang ASPI na walang awang pinagsasaksak kamakailan ng isang Korean national sa Maynila. Panawagan ng mga netizen, tigilan na ang animal cruelty o ang kalupitan sa mga hayop, dahil may karapatan rin ng mga ito na mamuhay gaya ng mga tao. Joannano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iminumungkahi ngayon ng iba't ibang mga grupo na magkaroon ng moratorium para pigilan muna ang pagdaragdag sa bilang ng mga motorcycle taxi riders sa Metro Manila. Ang panawagan ay kasunod ng dumaraming aksidente na kinasasangkutan ng mga motorcycle taxi, dagdag pa ang lalong pagsikip ng trapiko sa Kalakhang, Maynila. Ito ang balita ni JP Nunez. Kung dadagdagan ho natin yung mga unit na tumatakbo para sa mga motorcycle taxi dito sa Metro Manila, napakarami hong aksidente na nangyayari, eh hindi ho ba mas malaki hong problema yung ating kakaharapin? Sa pagdinig kanina ng House Committee on Metro Manila Development, ipinakita ang mga litrato ng mga aksidenteng kinasangkutan ng mga motorcycle taxi. Ang accident rate ang pagbabatayan kung dapat pa bang ituloy ang panukalang batas na naglalayong gawing pampublikong transportasyon ang mga motorsiklo. At dahil mayroong mga report na dumarami ang bilang ng mga motorcycle taxi na naaaksidente, ayon sa grupong Digital Pinoys, dapat na munang itigil ang pagdaragdag ng mga rider upang maiwasan ang mga aksidente. Mayroon umanong mga rider ang naghahabol ng biyahe dahil sa baba ng pamasaheng nakukuha. Habang mayroon din umanong mga rider na walang proper gear at nagsasakay ng pasahero na nakatsinelas na labag sa standard ng dress code kapag sasakay ng motorcycle taxi. Kaya naman mungkahi ng grupo na magkaroon ng moratorium para itigil na muna ang pagdadagdag ng rider sa mga motorcycle taxi. Magkaroon na muna tayo ng moratorium dito sa Metro Manila. Kasi ho, kung papayagan ho natin ang papayagan na dumami, eh hindi ho natin masosolusyonan yung traffic, hindi ho natin masosolusyonan yung punot dulo ng aksidente. Sinang-ayunan naman ng ilan pang mga grupo ang moratorium at naniniwala na hindi na dapat magdagdag ng motorcycle taxi riders dahil lalo lamang itong magdudulot ng matinding traffic sa Metro Manila. Na nagkaroon po ng extension ng pag-aaral dahil kulang ang datos. Pero nagulat kami sa extension po, lumalabas, nagkaroon ng expansion. Magkaiba po ang extension at expansion. We are against expansion. Inuupos po namin to sapagkat sobra-sobra na po ang traffic sa ating Kalakhang, Maynila. Itigil na po ito, tulungan niyo po kami na matigil na po ang pagdadagdag pa ng mga klase ng moda ng transportasyon sa ating bansa. Sobra-sobra o kanya nagsisikip ang trapiko natin. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua sumang-ayon din na dapat limitahan ang bilang ng rider ng motorcycle taxis. Ipinangako naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magiging agenda nila sa susunod na pagpupulong ang mungkahing moratorium. Magkaroon tayo ng moratorium
moratorium muna. Huwag na muna tayo magdagdag. Kung hindi man tayo makapagbawas, huwag tayo magdagdag dahil makakadagdag lang ito sa traffic congestion sa Metro Manila. The proposition of the of Honorable Joa, Mr. Chair, I will subject the same to the to one of the agenda in the next board meeting, Mr. Chair. Batay sa pilot study, dapat ay nasa 15,000 lamang ang unit ng rider na pwedeng payagan kada kumpanya mula sa Angkas, Joyride at MoveIt. Samantala, ayon sa mga rider ng motorcycle taxi, sumasailalim naman sila sa training at maingat sa pagmamaneho kapag mayroong pasahero. Ang problema, mayroon umanong mga four wheels ang nakakasagi sa kanila na nagiging dahilan ng aksidente. Itinanggi rin nila na sila ang nagiging dahilan ng traffic sa Metro Manila. Kompleto po ang training ng Joyride. Dumadaan po kami sa mga mahirap na training. Mayroon po kaming mga... lahat po, kompleto naman po. Bawal po sa amin ang mga... yung mga magpatakbo ng mabilis. Katunayan po, nung nakaraan, sa Mindanao, nasagi po ako ng four wheels kasi bigla siyang nagliko, hindi naman siya nagsignal, ganyan po. Parang may mga pagkakataon po kasing gano'n na bigla-bigla na lang pong lumiliko. O, hindi po ako naniniwala na yung motor taxi dahil ng traffic kasi talaga naman pong traffic, mas nakaka-traffic pa po yung mga four wheels natin. Kasi yung motorcycle naman po, ano yan eh, yung kahit maliit na espasyo lang yung bigay sa kanila, makakapasok po eh. Sa ngayon, prioridad na pag-usapan sa Kamara ang House Bill 3412, ang panukalang batas para maging legal ang mga motorcycle taxi. Kasama ito sa ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat tutukan ng Kamara upang magkaroon ng mas marami pang pagpipilian na masasakyan ang mga commuter. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang Economic Charter Change o Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7. Inaprobahan na rin ang House Bill 9710 na naglalayong bawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ito ang balita ni Rosalie Cos Live. Rosalie, ilan ang bumotong pabor sa panukalang Economic Chacha? Monica, bago ang session break para sa long holiday, inaprobahan na nga ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7. Layo ng panukalang amyendahan ang ilang economic provisions ng 1987 Constitution, partikular na ang public utilities, education at advertising. Mahigit sa 280 na mga kongresista ang co-authors ng panukala, kaya more than 3/4 na mga miyembro ng Kamara de Representantes ang bumoto ng pabor sa RBH 7. With 289 affirmative votes, 7 negative votes, and 2 abstentions, resolution on both houses number 7 is hereby approved on third and final reading. Halagahan ng proposed economic amendments, gaya naman ang inaasahan, tutol sa panukalang economic chacha ang makabayan block lawmakers at iba pang miyembro ng minority. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa labas ng House of Representatives upang tutulan ng economic chacha. Ayon naman kay House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, magandang oportunidad ang paparating na long holiday upang makapag-usap ang liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng susunod ng mga hakbang sa economic chacha. Ito ay lalo na't inaasahan ng mga petisyong planong isumite sa Korte Suprema upang questionin ang panukala. Ang mas magandang paraan para sa ating lahat ay i-maximize po natin itong Holy Week break na makapag-usap yung leadership ng House at leadership ng Senate and to reconcile on a definitive path kung paano po natin i-approach at ihahakbang ang RBH 6 at RBH 7 papunta po sa COMELEC para makarating sa plebisito. Samantala, pasado na rin sa Kamara ang House Bill No. 9710 o ang panukalang nagsusulong na bawiin ang legislative franchise ng Suara Submedia Corporation
na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. 284 ang bumoto ng pabor, 4 ang hindi pabor, at 4 din ang abstentions. I have the highest regard for the freedom of the press and the freedom of expression. But Mr. Speaker, freedom requires responsibility. Mahalagang panukalang ito para matigil ang SMNI na isa sa mga makinarya ni Kibuloy at Duterte sa pagpapakalat ng disinformasyon at red tagging laban sa mga progresibong individual. Ang SMNI hindi maihanay sa media at hindi maihilantulad sa mga tunay na mga media. Taong 2044 pa sana nakatakdang ma-expire ang prangkisa ng SMNI. Nag-ugat ang panukala sa mga aligasyon ng franchise violations laban sa network gaya ng pagpapakalat ng fake news, red tagging at iba pa. Monica, upang maging ganap naman na batas, kailangan ding maipasa sa Senado ang kahalintulad na panukala. Samantala, March 23 ang official na adjournment ng session ng Kongreso at ang resumption nito ay sa April 29. Pero sa period na ito ay maaaring magsagawa ng committee hearings ang House of Representatives kung kinakailangan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos. Nakapasa ang isang miyembro ng katutubo ng mag-indi o mag-ansi mula sa Pampanga sa katapos lang na criminology licensure examinations. Si Lady Anduya ang kauna-unahang katutubo mula sa kanilang tribo na nakapagtapos ng kursong criminology sa Central Luzon College of Science and Technology taong 2023. Samantala, isa rin si Duya sa maraming estudyante na nagsikap at tumanggap ng iba't ibang parangal gaya ng Most Outstanding Criminology Intern, Service Awardee at Best in Thesis. Anya, naging malaking bagay para sa kanya na naging scholar ito ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP at nabigyan siya ng pagkakataon na makapag-aral. Nagpapasalamat naman si Duya sa lahat ng tumulong at naging daan para siya ay makapagtapos. Hinikayat din ito ang kapwa katutubo, lalo na ang mga kababaihan na magsumikap para sa pangarap. Muling nagpakita ng pagkakaisa at pag-ibig sa kapwa ang mga kapatid sa Members Church of God International sa isinagawang simultaneous mass blood donation activities ngayong araw sa iba't ibang panig ng bansa. Ang iba sa kanila ay mga estudyante, may nagdiriwang ng kanilang kaarawan at mayroong pang senior citizen na masayang nag-donate ng kanilang dugo. Ito ang balita ni Nestor Torres. Since 16 years old pa po ako, lagi ko na pong gustong makapag-donate, lalo na po pagkasama ko po si Mama. Pag tinitignan ko po din po siya kasi, parang mayroon pong side sa akin na willing din po mag-donate. Kaso lagi po akong tinatanggihan kasi bata pa daw po ako. Matagal ng pangarap ng 18 years old na grade 12 student na si Mary Grace Luge na makapag-donate ng dugo. Subalit dahil minor de edad pa siya noon, palagi siyang tinatanggihan. Kanina, pagkatapos ng klase niya sa La Verdad Christian College sa Palit, Pampanga, hindi na niya pinalagpas ang pagkakataon nang malaman niya na may blood donation program sa MCGI Convention Center. At sa pagkakataong ito, ay pinayagan na siyang makapag-donate ng dugo. After po ng exam, sabi ko, hala, itry ko nga, hahabol pa ako. And pinayagan po awat tulong po ng Diyos. Hindi naman po natin talaga kayang maibigay yung talagang buhay po natin. Pero ngayon ko lang po na-realize na kaya naman po pala sa pamamagitan po ng dugo. Meron naman na piniling makapag-donate ng dugo bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang kaarawan. Para sa kanila, mas maganda na sila ang magregalo sa pamamagitan ng pagdudugtong ng buhay sa mga kapwa nating nangangailangan ng dugo. Salamat sa Diyos dahil darating yung aming 36 na kaarawan sa Espiritu, March 30, 1988, nang kami mabautismuhan. Sobrang saya ng aking kalooban dahil pinahintulutan ng Diyos na sa araw na ito, malapit na sa aming Sabat, ay makapag-donate ako ng dugo.
salamat sa Diyos ng maraming marami. Eh, pagdiriwang ko yung aking karawan sa laman. So, isa na kasi sa mga naisipan ko na panata ko na yung pag may karoon tayo ng bloodletting, eh, makaano ako, makapag-donate. Samantalain ko po yung pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos, dagdag ng taon. At kahit senior citizen na, nakibahagi pa rin sa blood donation drive ng MCGI, kagaya na lang ng 72 anyos na si Mang Francisco Espeño na simula pa noong 2013 ay regular blood donor na. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa edad ko na ganito, malakas pa rin ako. Nalalabing buhay ko, gusto ko itulong sa ano pag sa nangangailangan. Ay, lakas tayo, kailangan gawin natin mabuti pa sa kapwa habang may maitutulong tayo. Ano, bigay din naman ng Panginoon sa atin yung buhay. Kaya dapat natin bigay din. Ayon sa Department of Health, ang bawat bag ng dugo na nai-donate ay kayang makatulong sa hanggang 3 tao na nangangailangan ito. At ang pagdodonate ng dugo ay nakatutulong din sa mga nagdodonate mismo. Marami po ang nakaranas ng mga sakit, marami pong naaksidente, marami po ang kangailangan ng dugo tulad po ng mga cancer, leukemic patients, mga nagdadialysis po na may chronic kidney disease. Sila po yung mga tao o yung mga pasyente sa loob ng ospital na matutulungan po natin once po na tayo inag-donate ng dugo. Pero bukod po doon, bilang isang volunteer blood donor, maganda po ang pag-donate ng dugo dahil ma-assess din po natin ang ating sarili base po sa vital signs na ikokondak po ng ating mga doktor. Malalaman po natin kung tayo po ba ay posibleng hypertensive o hindi sa pamamagitan po ng blood pressure. At bukod po dito, bago po tayo mag-donate, sinecheck din po yung tinatawag nating hemoglobin or pula ng dugo para malaman po natin kung tayo ay posibleng anemic. Bukod sa MCGI Convention Center sa Apalit, Pampanga, nagsagawa rin nga ng mass blood donation sa 20 pang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa National Capital Region. Ipinagpapasalamat ng MCGI na makabahagi sa panawagan ng pamahalaan na makapag-donate ng dugo para sa mga nangangailangan bilang pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa gaya ng nasusulat sa banal na kasulatan. Nakasulat naman yan sa unang Juan 3 at 16 na dapat nating ibahagi ang ating buhay sa nangangailangan. Kaya po masaya tayo na ang kapatiran ngayon, ang MCGI na kapatiran ay nagkakaisang paggalaw o nagkakaisang puso. Kitang-kita naman natin ang kanilang pagtugon sa tuwing dumarating ang ganitong espesyal na pagkakataon. Samantala, nitong nakalipas na taong 2023, umabot sa 16,128 na bags ng dugo ang kabuuang na-donate ng MCGI sa isinasagawang mass bloodletting activities sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang MCGI ay ilang beses nang binigyan ng pagkilala bilang top contributor ng dugo sa bansa. Regular ang kanilang mass blood donation drive tuwing ikatlong buwan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Atin na pong basahin ang naging reaksyon ng ilan nating mga kausi ngayong araw po ng Miyerkules. Kaya kabilis ng araw, Miyerkules na kaagad, Alex. Sabi po ni Ned Pangilinan, sa nangyayaring hindi maganda sa politika ngayon, matalino na ang mga butante kung sino ang dapat ang namumuno ng karapat dapat. Yan. Oh, siya na what? Sana may hugot yung lalim ng hugot eh. Diba? Oo, sana ay magkatotoo yung sinabi ni Ms. Ned Pangilinan. Pero kasi syempre kung tayo ay talagang maghahalal ng mga maayos na mga opisyal, tayo rin naman ang makikinig. Sabi naman ni Judith Salud Reyes, tayo ang pinagkatiwalaan ng Diyos para protektahan ang mga animals na nilikha niya. Tapos walang awang basta na lamang papatayin. Tungkol ito doon sa trending ngayon kay Justice for Kiluwa dyan sa Camarines Sur ba? No? Camarines Sur. Yan. Nakakalungkot yun eh. Kasi mapagmahal kami sa aso eh. Kami rin eh. Nung napanood ko siya, naghahalo yung galit, yung lungkot, yung awa ko.
Kasi yun nga, para sa tayo, di ba, dog lovers tayo. Tsaka, ang tama yung sinasabi sa report ni Joanne Nano, yung breed na yon, yung Golden Retriever, napaka-gentle ng mga yan. Parang, I have yet to see yung aggressive talaga na Golden Retriever. Kasi, sanay sila sa tao. They right. love people, around to be around people. Kaya, playful sila. Oh, hindi ko maintindihan. Tapos, bakit ganun? Oo. Oh, oh. Yan. Eh, bago tayo mag-shoutout, batiin muna natin ating technical director. Tama ba? Birthday ba ni Isong? Oh, happy birthday. Si Erwin. Erwin ano ba? Ramones. Bababa na rin mamaya. Sige. Ito naman po ang ating mga kausi na ating pong gustong i-shoutout. Si Virgilia Eleria Villaro. Bang, hirap yun ah. Si Art Iturralde. Ba't parang nahirap ng mga bigkasin ng mga pangalan nila? Double, ano, double... Mga double L, ha? Mga Spanish descent yata itong mga to. Si Teresita Bartolome. Yan. Gayun din kay Yolanda. O, timo, baliklik. Mga taga double-double, ha? Ang Bilyano at Senon Commission. Puro bagong pangalan na naman. Maraming salamat po sa inyong panonood niyo. Kailang batiin ko rin din yung ating bagong kausi. Si happy birthday din kay Ira May Valdez. Ang pagbate mula kay si yung asawang si Joshua. Ayun, meron pang ganun eh. Maraming salamat po. Okay, meron po tayong isang mahalagang anunsyo, no, para sa ating mga kasangbahay bago tayo magtapos. Mm-hmm. Ipinababatid po namin sa inyo na wala po munang operasyon ang MCGI Clinic sa March 22 at 29, 2024. Kung meron po kayong urgent medical concerns, pwede po kayong tumawag sa MCGI Digital Clinic Hotline sa mga numerong kapag po Globe 0915-189-7007, pag Smart 0918-438-8988, at Sun 0943-411-8001. Magbabalik po ang normal na operasyon ng MCGI Clinic sa Marikina City sa April 5, araw po yan ng Biyernes. Tawag nga ni Kuya ngayon eh, MCGI Charity Center. Hindi lang clinic kasi maraming public services ang ginagawa dyan. MCGI Charity Center. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais na balikan sa ito ang balita, maaari niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Jeremias 1 at 12 na nagsasabi, "Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.